Grabe, tulungan niyo po yung ate ko. Ginagawa po siyang kalabaw doon. Tapos kinukulong po siya doon pagkatapos niya magtrabaho. Kasi aalis daw po yung amo niya sa Miyerkules papunta ibang bansa. Baka hindi ko na po siya maabutan ng buhay kasi yun yung tawag niya sa akin. Andito po sa ating studio ngayon live si Miss Jovelyn Masola at ang kanyang gustong mangyari ay ma-rescue yung kanyang ate. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. So yung inyong ate nag-text sa inyo kagabi at humingi ng saklolo na ma-rescue dahil pinagmamalupitan. At isa nga doon sa matindi na sinabi mo, 3 o'clock na madaling araw, pinagtatrabaho at ayaw pang bigyan ng pagkakataon na magamit ang CR, nilalak yung pinto. Okay, sige. Makakausap natin mismo yung kasambahay na kinukulong para makuha yung kanyang kabuang salaysay tungkol sa isinusumbong ng kanyang kapatid nandito sa ating studio. Ma'am Jorilyn, magandang umaga. Magandang umaga po, sir. Okay. Saan po kayo naroroon sa mga oras na ito, ngayon mismo? Nasa CR po. Okay. Tama ba itong sinasabi ng inyong kapatid na kinakandado po yung pinyong pinto at ngayon po ba nakakandado po yung pinto ninyo? Hindi naman po nakakandado. Kaso lang po hindi talaga makalabas kasi may mga gwardiya po. Sino pong nagugwardiya sa inyo? Yung nasa kondo po. Ah, sa kondo. So hindi kayo pinapayagang makalabas ng kondo? Hindi po. Okay. So nakakulong kayo dyan. Wala kayong karapatan na lumabas, bumili sa tindahan, o kung anumang gusto nyong gawin, makalabas ng kondo. Ayaw ng security guard dahil inutusan ng amo na huwag kayong palabasin. Tama? Hindi po kasi pinapayagan ng amo na lalabas. Kaya nga. So wala kayong karapatan na makalabas ng kondo, utos ng amo sa mga security guard ng kondo. So ibig sabihin, para kang preso dyan sa kondo. Tama? Opo. Okay. So tama nga po yung sumbong niyo. Andito yung kapatid mo ngayon, si Jovelyn. Alright? So huwag ka mag-alala, bago matapos ang programang ito, makakalabas ka na dyan. Or bago matapos, ngayong araw na ito, office hours, nasa labas ka na. Yan ay pangako namin sa iyo, okay? Sana lang po. Oh, hindi ka naman bukod dyan, hindi ka naman physical na sinasaktan ng iyong amo. Dalawang beses na naman po. Anong klase pananakit ang ginawa sa'yo, Ma'am Jorilyn? Hindi kasi nung pumunta po doon sa agency yung kaibigan ko, nagsabit po doon na pinakain ako ng pandes. Doon po nila yung buko, tsaka pinapirma po ako ng... Sige, Jorilyn, para mapabilis tayo, kakausapin natin ngayon yung agency na naglagay sa'yo dyan, sa among yan. Makakausap natin, naputol na. Alright. Sige, ang gagawin po natin, Jorilyn, ayaw makipag-usap ng agency, ayaw makipag-usap ng amo, sa gusto nila, pupunta tayo, pupuntahan ka namin dyan, kasama yung ate mo, pupunta tayo dyan kami, kasama ang PNP, Women's and Children's Desk, at saka yung barangay. Okay, full force. Makakalabas ka, sigurado kami dyan. Okay? Sige, steady ka lang, relax lang. Alright. Nasa linya ng ahensya? Sige, yung ahensya naman si Ma'am Banji Duktaman ng 3R Employment Services. Miss Banji, magandang umaga. Apo, sir. So, Miss Banji, si kukunin na po namin yung inyo pong kasambahay na si Jorilyn. Apo. Sa kanyang amo. At sasama po kayo para makuha siya. Tama ho, ma'am? Apo. Okay. Kasi kung hindi, ma'am, kayo dyan ang ikukulong namin. Ano po, sir? Kayo ang makukulong. Kasi kung hindi po namin mailabas ngayon si Jorilyn, kayo ho sa mga diyan sa agency ang makukulong. Hindi ganito, sir. Yung kapatid po kasi niya, iniintay na lang yung kapalit. Pag may kapalit na po, makakalabas na po yung kapatid niya. Ah, hindi pwede. May kapalit o wala. Kung ayaw na magtrabaho ng isang kasambahay, karapatan yung umalis at any time. Binigay ko naman po yung number po na employer eh. Dapat po kailangan na lang po ninyo. Oo nga po, ma'am. May number nga na employer. Kaso nga po, yung employer hindi pinapayagan lumabas ng kondo yung kasambahay dahil utos sa mga security guard, huwag palabasin. Kaya parang preso. Wala pong ganunan. May karapatan po ang sino man, ma'am, ang sino man maglabas-pasok ng bahay, di ba? Hangga't hindi pa ho siya talagang deklarado ng korte na siya ay preso. Okay? Eh ganito po, sir. Tatawagan ko po yung employer po ngayon. Nakbihin ko po palabasin na po. Ako na po yung makikiusap po sa employer na sabihin ko paalis siya na po ngayong araw na to. Oh, nga ikaw na mismo magsabi. Very good. Ako na po magsasabi.
sabi, sir, na papanabasin na po siya ngayong araw na to. Ako na po ang makikipag-usap doon sa amo na paris. Okay, pakisabi sa amo kasi kung hindi, makakasuhan siya ng serious illegal detention. Kakausapin ko po na paalisin na po ngayong araw din po na to. Ngayon din po. Ngayon din po. Oh, ngayon din ha? Kasi maalala mo yung kaso ni Napoles. Serious illegal detention, no bail. Apo. Ganun ang mangyari sa'yo at saka doon sa amo, magsama kayong dalawa. Apo. Okay na po yan. Sige ma'am, salamat po mama. Sige po, salamat okay. po. Okay, Jorilyn. Sige, antay-antay ka lang, darating na kamit, darating ng rescue, okay? Sige, salamat sa'yo. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.